Breaking news! Pangulong Bongbong Marcos, may ginawa na naman? Trending ang ating Pangulo matapos mag-anunsyo ng pangmalakasang desisyon para lalong mas mapabilis ang pagtatapos ng mga proyekto dito sa ating bansa. Talaga namang pinapanindigan ng Pangulo ang kanyang utos sa DOTR sa kanyang mga nagdaang sona na dapat full speed ahead ang mga proyekto under his administration. Kaya naman mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. trending matapos lumikha ng Interagency Committee for Right-of-Way Activities para sa National Railway Projects upang i-streamline ang proseso sa pagkuha ng lupa na kinakailangan para sa pagpapatupad ng lahat ng mga proyekto ng tren sa bansa. March 25, 2024 nang ipalabas ni Pangulong Bongbong Marcos ang Administrative Order 19. Kabilang sa mga kapangyarihan at tungkulin ng committee na ito ang pag-uugnay sa pagpapatupad ng mga patakaran at proyekto sa riles, paggawa at pag-aproba ng mga patakaran at programang partikular sa proyekto at pagtukoy sa mga naaangkop na serbisyo o programa tungkol sa pagkuha ng lupa at iba pang aktibidad ng right-of-way tulad ng kabuhayan, panunumbalik ng kita at resettlement. Itinalaga ng administrative order ang kalihim ng Department of Transportation na si Jaime Bautista bilang chairperson kasama ang pinuno ng Department of Human Settlement and Urban Development na si Jerry Acusar bilang co-chair ng committee. Kabilang sa mga miyembro ng committee ang Department of Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development, Department of Environment and Natural Resources, Department of Finance, Department of Budget and Management, Department of Justice, at Office of the Solicitor General. Ang Philippine National Railway o kilalang PNR ay magsisilbing secretariat ng committee at dapat magbigay ito ng administratibo at technical na suporta sa katawan. Ang Republic Act No. 10752 o ang Right-of-Way Act ay nagpapahintulot sa pamahalaan na kumuha ng real property na kabilang sa right-of-way site o lokasyon para sa anumang proyekto ng infrastruktura ng pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng donasyon, negotiated sale, expropriation at anumang iba pang paraan sa pagkuha ng lupa. Sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023 to 2028 ng administrasyon at ang 8-point socio-economic agenda nito, layunin nitong pahusayin ang sektor ng transportasyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay ng napapanatili at abot-kayang mga opsyon sa transportasyon na may uugnay sa mga komunidad sa mga sentrong pang-ekonomiya, panlipunan at kultura. Ang Metro Manila Subway Project, North-South Commuter Railway System, Mindanao Railway Project at Philippine National Railway South Long Haul ay kabilang sa mga prioridad na proyekto ng infrastruktura ng administrasyon sa sektor ng transportasyon na naglalayong palakasin ang mobility, paghuhusay ng koneksyon at pagtataguyod ng mga sentro ng paglago sa labas ng urban industrial na rehiyon. Para naman sa update ng North-South Commuter Railway Project, July 13, 2023 nang sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Palasyo ng Malacañang ang contract signing ng contract package S01, S03A at S03C. Nakikita ni Pangulong Marcos ang humigit-kumulang 3,000 na opportunities sa trabaho sa pagsisimula ng South Commuter Railway Project sa ilalim ng North-South Commuter Railway System. Natanda ang binigyang diin ng Pangulo ang paglagda sa tatlong contract package na hahantong sa layunin ng pamahalaan na maglilingkod sa humigit-kumulang 800,000 commuters araw-araw sa loob ng susunod na 6 na taon. Sinabi din ng Pangulo na sa pagsasakatuparan ng proyektong ito, nananawagan ang punong ehekutibo sa lahat ng kinauukulang ahensya at iba pang mga stakeholder na magtulungan sa pagtugon sa mga potensyal na hamon sa pagsisimula ng mga gawaing sibil para sa proyekto ng riles. Kinikilala din ng Pangulo ang mga kalagayan ng mga pamilyang informal settlers na maaapektuhan sa pagpapatayo ng sistema ng tren, pati na rin ang mga kaguluhan na idudulot sa pagpapatayo ng North-South Commuter Railway System.
Nananawagan din ang Pangulo sa lahat ng kasangkot sa proyekto na kumplituhin ang monumental na gawain para sa kapaki-pakinabang ng mga susunod na henerasyon, habang hinahangad niya ang kanilang patuloy na pasyensya at pag-uunawa sa proyekto. Ipinahayag din ng Pangulo ang kanyang pasasalamat sa mga katuwang ng gobyerno sa pagsasakatuparan ng proyekto dahil naging plausible ito sa pamamagitan ng aktibong pakikipagtulungan ng bansa sa Asian Development Bank at Japan International Cooperation Agency o mas kilalang JICA. Para sa kaalaman ng lahat, ang North-South Commuter Railway System na kilala rin bilang Clark-Kalamba Railway ay isang 147 kilometers urban rail transit system na itatayo sa Luzon. Tumatakbo mula New Clark City sa Capas hanggang Kalamba, Laguna na may 36 station at 4 na depo. Ang riles ay idisenyo upang mapabuti ang koneksyon sa loob ng Greater Manila Area at ito ay isasama sa network ng tren sa rehiyon. Ang proyektong ito ay inaasahang nagkakahalaga ng 873.62 billion piso at isa sa mga pinakamahal na proyekto sa transportasyon ng riles sa bansa. Ang buong sistema ng proyektong ito ay inaasahang makukumpleto sa taong 2028. Sa pagtatapos nito, papalitan ng riles ang kasalukuyang Philippine National Railway o PNR Metro Commuter Link. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang Department of Transportation noong March 21, 2024 na pansamantalang magsasagawa sila ng tigil operasyon ng PNR sa Governor Pascual Tutuban at Tutuban Alabang Station simula sa March 28, 2024. Ito ay upang bigyang daan ang construction ng North-South Commuter Railway Project System. Sabi ng DOTR, inaasahang bibilis ng 8 buwan umano ang construction na North-South Commuter Railway at makakatipid ang pamahalaan ng humigit 15 billion pesos sa proyektong ito. Bilang solusyon naman sa tigil operasyon ng PNR, inihanda ng DOTR at Philippine National Railway katuwang ang LTFRB ang mga alternatibong ruta ng mga bus na maaring sakyan ng mga apektadong pasahero. Idinagdag din ng DOTR na sa oras na matapos ang construction ng inaasahang proyekto, mas maginhawa, ligtas at mabilis na biyahe ng tren ang mararamdaman ng bawat Pilipino. Kaya naman mga kababayan, konting tiis na lang at mararamdaman na natin ang bagong Pilipinas.